Hi everyone! Sa videong gagawin ko ngayon, sana'y makatulong ito sa inyo at mabigyan ko kayo ng kunting kaalaman dito sa Armenia. So, itutor ko kayo dito sa hostel kung saan ako'y nakatira. So, kung nakikita nyo itong babaeng to, ayan po ang nagmamanage dito sa hostel na to. At halik kayo, tulungan nyo kami at samahan nyo kami at itutor niya kayo sa kanyang hostel. Hello! Salamat! Tour kami sa tatlong. Ako po si Bernadette. Nakatira dito sa Armenia. Kung gusto nyo maging may conveniente kayong tirahan, just call me. Just give my number as a manager here. May tatlo kang pong bedrooms. May dalawang private at saka yung may isang dormitory. Halika po kaya. Sama kayo. Ito yung isang... So, itong kwarto na to ay may dalawang kama. So, sa ngayon, andyan si Kuya, bagong dating lang yan siya. From, saan ka galing, Kuya? Baguio. From Baguio. So, ayun, galing siya sa Pilipinas. Ayan. So, ayan guys, pagpasensyahan nyo na kung nakikita nyo magulo ang kwartong to ngayon dahil sa nag-a-arrange na yung iba dahil sa papauwi na at papabalik na sa Moscow. So, ayan, ang nakatira dito, ilan sila? Dalawa. Ayan, dalawa dito. So, pangalawang private room. Ito yung... Ayun. So, ito yung sala. Ano? Sala. Ito yung dormitory. Kung natawagin. Ayan, ito yung dormitero. Eight beds. Ayan, mayroon siyang walong kama dito guys. So, kung makikita nyo, so sa kasalukuyan dito ako nakahiga. Ayan, ang gulo ng kama ko. Pagpasensyahan nyo na guys at ako'y pabalik na sa Moscow tomorrow. So, may kaano din ako guys, nakasabayan ko din yan at eto. At may bagong dating din doon sa taas. At eto. May tere sa labas. Eto, tsaka eto. May tere sa labas. Tapos, doon sa labas, makikita nyo, may bintana yan. Siyempre, may cortina at terrace yan. Buksan nyo na lang yan at lalabas kayo. Madudungaw nyo ang ganda ng Armenia. Libre na rin dito, guys. Huwag na kayo mag-alala sa inyong mga tuwalya. Kung gusto nyong hand carry lang inyong dala. At mayroon na rin blanket na... Kasama sa inyong payment. So, magkano nga ba ang payment natin, manager? It's only $7 per day. Tapos ngayon sa pagkain, mag-ambag-ambag lang tayo para nakakamura. Contribution lang. Ibig sabihin, pinaka-minimum 1,000 per day. Pero minsan, mag-contribute kami ng 3,000. Mga 3 to 4 days na yan. Ano yung 1,000? 1,000 drams. Pera dito. Ang 1,000 rubles, equivalent na dito sa pera sa Armenia ng 7,000 plus, sometimes 7.4, 7.28, depende. Pero minimum ng $7. 1,000 rubles equivalent to 7,000 drams. Marami na kayo mabili dahil dito, mura lang yung pagkain. For example, vegetables, fruits. Kahit sa, alam niyo kung mga bus kayo, only 100. At saka, itutor ko kayo. Pag may time ako, isititor ko kayo. Tapos yung, kung gusto niyo mag-tour talaga sa other city, other tourist spot, may contact din akong mag-tour. Kasama na yung tour. Ito yung CR ni manager na napakalinis naman talaga at hindi siya madumi. Ayan, tsaka napakaluwag niya guys. Kung makikita nyo, ayan. Siyempre, kanya-kanyang linis na din. Malinis dito guys, hindi kayo magsisisi sa inyong ano at hindi nyo panghihinayangan ang inyong $7 per day kaysa naman magstay kayo sa hotel na napakamahal at syempre dito hindi kayo maboboring dahil marami kayong makakasamang mga Pilipina tulad ng mga ito. Ayan, nagsasaya-saya rin na yan sila kasi yung iba ay papauwi na tomorrow and yung iba naman ay kakarating lang. So ayan, nagdi-dispedida sila guys, ayun. Inom-inom sila ng wine. So, ayan, ito yung itsura ng kusina. Sa pagkain naman ay ambag-ambag na lang.
At moral lang naman dito guys, sa 1,000 drams, marami na kayong mapamili at isang kainan nyo na yan. So hindi kayo manghihinayang kaysa naman mag-rent kayo ng hotel na napakamahal. Dito sa kusina, matatagpuan nyo, I mean, may mini na ano, may mini na sala-sala. So pwede rin kayo mag-ano dito, mag-stay at magpahinga kung gustuhin nyo lang naman. Siyempre, pag dito na rin kayo guys, hindi na rin kayo makapag-stay sa lugar na daw dahil sa nagmamadali na rin kayong mag-tour dahil sa maraming tourist spot ang Armenia. Salita ng Panginoong Jesucristo. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Verse 26. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and pain and great was the fall of it. So, may ginamit na ilustrasyon ng Panginoon, kasi alam natin ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Nabuhay siya ng 33 years dito sa mundo, kamukha natin, nagkatawang tao, para ma-identify niya sarili niya na talagang mahal niya tayo. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa mga kababayan po namin na tinipon mo po sa apartment na ito ng kapatid na Berna. At bagamat karamihan ay first time po namin nakilala, subalit ikaw po, kilala mo kami lahat at alam mo ang pangangailangan ng bawat isa. Naniniwala po kami na ang binasa namin ay salita mo at maunawa namin ito sa patnubay at tulong ng iyong makapangyarihang espiritu. At bigyan mo po ng karunungan ng iyong lingkod na gagamitin para mapangunahan ko po ang pag-aaral na ito. Alang-alang sa ikatututo ng bawat isa sa tamang pananampalataya. Kung kami wala pa pong tiyak na kaugnayan sa Diyos sa pamagitan ng pagpapakumbaba at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang personal na Panginoong Tagapagligtas, naway makilala po namin siya as our personal Lord and Savior at kami po'y magtiwala sa Kanya, magsisi ng aming kasalanan upang kami ay maging anak ng Diyos sa pananampalataya. Sa mga kapatid sa pananampalataya na kumilala na sa Panginoon, gamitin mo rin po ang aming aaralin sa oras na ito para mapatibay ang aming pananampalataya. Panginoon, ang lahat pong ito ay aming hiling at dalangin na may pagtitiwala at pasalamat. Alang-alang sa pangalan namin, Panginoong Jesucristo. Amen.